Good evening, natong tanan, maayong gabi, magandang gabi. Naatay bisita karon si Senator, the one and only, ang pinaka-isog nga general, pinaka-paborito sa mga kabataan dyan, waylain, si Senator Bato de la Rosa! Good evening, tanan. Good evening, sa inyo at sini. Salamat dyan kayo kay naakakaroon. Para sa live na to, Senator, usa ka sa nakatabang jud na ma-peaceful na ato ang Pilipinas, good sir. Basin tungod nimo, mutuo na good sila, sir. Na di na sila masuko ang US ban, sir. Dili ba sila dapat masuko? Yeah, na kan labi na kana ato mga kababayan ng mga PhilAm. Kay ila sa hadlokan nga kasukan, na basin podog sila muuli sa Pilipinas. Ang ilahang lampas lang bisa, kumari concern nila. So, but pasabot, kulang pa sila sa pagkasabot sa, buti pasabot sa atong presidente. Ang tinuod ng istorya niya, nagsulti naman si presidente nga, kung ugaling man ha, ang iyang test conditional. Conditional pa to. Doon ay katong ginabanggit niya mga government official nga deligyo pa sundon sa Amerika. Tungod sa ano mga misinformation lagi, ay tungod daw ang kaso ni Dilima, na buhaton daw ang buhaton presidente is, i-require po niya ang mga Amerikano na magkakuhanong visa para usunod sa Pilipinas. Abang gitago niya nga, way labot niya ka itong mga Pilipino-American, kaya mga Pilipino ng balikbayan ba, na manguli sa Pilipinas, way labot. So, ayun ang magkasuko. Kay exempted mo. Kung sa seguridad, sir, unsa may makatabang gyud ng visa? Mao lagi sa security mo gi istoryahan is sa kwanta ma screen pa nato sila kung musulod sila sa tong nasod. Screen pa nato kung kisa ka dapat na makasulod diri o kisa dili dapat makasulod diri. Amo mo lagi na balik ko na ko usbon na ko. Ayaw mo kagool, ayaw mo kasuko kay gikan mo ni Presidente, o ilabot ang mga balikbayan, mga returning Filipinos na mga PhilAm na, halimbawa mga PhilAm na sila. Hindi mo siya malabot. Ang Amerikano ko no, daghan kayong turista sa Pilipinas. O niya, mapubre ta kay turista good sila. Pero na to ha, kung kahampag yun ang mga turista ng Amerikano na daghan sa Pilipinas, nagkuripot mo na, hindi mo nagka-income, mayo na, nagkuripot mo na. Kalawang istorya, kung naamod sa Pilipinas, makita niyo, mas galanti pa kayo mga inchik mong gasto. Koreano, usog pa kayo naman yung mga usog mong gasto. Mga Amerikano, kuripot mo na. Oh, maapektuhan ang turismo. Unya, ang pag-export sa nato kay pilagod ka mga produkto nga gikan sa Pilipinas, gi-export nato sa Amerika. Dili man sa kanang manghinambog ka, no? Dili sa manghinambog ka. Nga to, alam isa, ibarog na to. Atong barugan ang atong soberenya, ang atong soberente as a nation. Dito ta kay porque pobre lang ta, yatak-yataka lang ta, dito mo suot na na. Bisan pagwa tay kwarta, bisan paggapaita pa ng dignidad na to, isip usa ka Pilipino, isip usa ka nasod na Pilipino, dapat intact na permanente, dito ta pwedeng inanaon na lang nila, na basta-basta na lang. So, muna'y punto sa itong Pangulo. Kung naanag ba sila sa uban ng mga presidente nga gagian nga magsigilagbaw sa ila, ha? Pero itong Pangulo, hindi na pwede buhato sa iya, hindi na pwede buhato sa Pilipinas. Kaya dapat mukha sila. Yung reciprocity ba? Doon natin pag-respeto sa ila, ha? Mag-respeto pa sila sa tuwa. Ano naman na ang pangita sa itong Pangulo? Hindi lang pwede kita lang mag-respeto sa ila at kita ginababoy na nila. Hindi na maayo. Isip ko sa kanaso. So, ngayon itong wala ang dignidad niya na. Ang explanation mo na sa ila is isa lang. Nulis na the Supreme Court upheld the validity and the legality of the arrest of Dilima diya sa Kamkrami, gi-appeal na sa Supreme Court. Wala naman mas, alangan mo na pa, Supreme Court sa Amerika ang decision. Ano, nga ito ang maling nasod. Nga, na sovereign country, nga kung pakialaman mo nila. Isang natutuhuan ka lang si Durbin o si Lehi, nga mga katamak pa sa Pilipinas o kini mga
atong mga mahistrado, atong mga justices sa Supreme Court na naaari din resolve sa Pilipinas. Di kisa may tutuhuan. Ako, sa itong nag-chip-plimpe ko, akong ginabaw, ako gusto na ako ibawal ang pagsulod sa mga cellphone, mga communication ni dilema. Apan, nagsasulat sa kuha ang Senate President kanito, kasi kanyang Senate President si kauban na po nato karon sa Senado, si Coco Pimentel. Oh, yes, sir. Na si Dilema is still serving as incumbent pa siya nga senador. So kung pwede, tagaano sa siya o ka ng di pa mo siya konbiktado, detinado pa lang siya tungkol sa iyang gina ato bang nga kaso, ato lang siya gihapon, ato siya pagbigyan nga, makakontak gihapon sa iyang mga sakop sa gawas. So, maulag ito akong ginabandayan pero musulod performing as senator po lang siya. Musulod dito ang iyang kwan, ang iyang staff dito ito maghatag si Dilema kung instruction o kung sa'y ipang kwan sa gawas o sa'y ipang balita sa gawas. Sumuha nang nagiya po sa'y contact sa gawas. Bitaw ako ha, ako what's the difference between Dilema and other ordinaryo nga inmates na dili pwede magamit og cellphone, di ba? Oh, yes, sir. Pareho man silang akusado. Oh. Pero mo lagi na, nagsulat lagi itong sitting senator pa daw si Dilema. Muna iyang request na makakuhang gihapon. I-upload gihapon sa iya nga. Bisitahan siya sa iya mga staff para na yung mga unsa-unsa pa niya ng mga kuhan. Amot, naglibog lang ko. You can never satisfy everyone. You can never please everyone. So, sige lang, kung usay lang resulted, hindi ba kinahanglan yun nga tatanan sila mo, kan, mo agree sa ginayin mo sa itong Pangulo. Yes, sir. Basta as far as the President is concerned, tibok na yung ilang kasing-kasing niya, dili lang iyang utok yung una-una, kundi tibok kinabuhin na niya, yan ang dinidicate para sa Filipino Nation. Maugid. Musugot yung magkita siya. Tinahon na siya missile niya sa kwan. Graded missile niya sa Amerikano. Kung suko ang Amerikano sa iya. Kuhan naman na siya. Kanang iya na gialay ang kinabuhi sa atong kwan. Sa atong nasod. So ayaw taw ninyo ko anak eh. Si Presidente gawin panikamot yun niya. Sobra. Maluoy na lang ka sa iya. Kanang wala na ipahuway. Turo na sa pag-asikaso sa mga problema sa atong nasod busa subtol nung taon ninyo, subtol nung taon nila. Daghan kaayong gusto na mo greet ni mo, sir. Daghan jud kaayo niya. Kaya ba ko, di nina ito matagsa-tagsa kay maikog ko sa imong oras, sir, ba to? I-greet na lang sila sa Tagalog, sir, para kasabot sila tanan. Ato mga kababayan dyan, saan man kayong sulok ng mundo naroroon ngayon na we are very proud of you kayo mga OFWs. Salamat sa inyong paghihirap sa inyong pagsusumikap para mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga anak, ating mga kabataan, ating mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. You are our heroes. Sige lang, there will come a time, hopefully, with God's blessing, there will come a time na di natin kinahanglan. Hindi natin yung kailangan pang mga ibang bansa para magkakaroon ng magandang kinabukasan. That's everybody's hope. Yes, sana na natin yung panahon na yan. At tulong-tulong tayo para makamit yung status na yan. Unang-una, tirahin natin itong problema sa droga, tirahin natin ang problema sa kriminalidad, tirahin natin ang problema sa korupsyon. Yan ang pinakamalaking problema natin. Kung magkakaisa tayo na talaga labanan niya lahat yan. Yes, sir. Gaganda itong Pilipinas. Hindi na kailangan pang babiyahin sa ibang bansa para maghanap buhay at maiwan yung mga mahal sa buhay dito. Hindi na kailangan mapapalayo kayo ng husto. Yes. So, magtutulungan po tayo at sa dasal.
tuwala lang sa ating pong may kapal. Itong bagong taon, itong year 2020. Yes. Nag-usap-usap na kami kami lahat ng mga proponent ng death penalty para dyan sa mga siraulo, mga lalala yung mga drug lord. Yes, sir. Talagang ipupus namin yan ngayon. This year, kakalampagin namin yan para tatakbo na yung bill namin. Walang, sana itong 2020, bagong taon, sana panibagong one, panibagong aggressiveness sa laban natin para sa ating inang bayan. Yes, sir. Dapat pay tayo, huwag tayo magpaluya-luya. Yes. Huwag tayo magpagod-pagod. Kailangan bana talaga para sana, para gaganda yung buhay natin. Yun lang dapat, yun dapat ang ating focus ngayon.